ba? Naniniwala ba kayo? Nananalita kayo? Nananampalataya ba kayo? Amen! Ito ang bunga ng pakikinig natin sa kanyang mga aral, sa kanyang mga katuruan, dahil isa ito sa utos niya, na tayong lahat ay kailangan may pananalig, paniniwala, pagtitiwala, pananampalataya sa kanyang kapangyarihan. Amen ba? Amen! Nag-aalinlangan po ba tayo? Tayo din minsan talaga. Bilang tao, tumasin na sa araw na ito, ipinagdiriwang natin, sineselebrate natin yung kapistahan ng ating mahal na pastol. Yung ating isang pastol ng kapanahunan ni Lord Santo Tomas. Diba po? Na ipinagdiriwang din natin ngayon. Pagkamatay tayo ay nakakatipon sa pangalan ng Amang Yahweh, talagang tayo din ay mga apostol. Alagad ba tayo? Mga apostol ba tayo ng Diyos? Amen. Dahil ang bawat isa sa atin ay tinawag, pinili, itinakda. Diba? Siyempre, hindi naman magtatakda ang ating mga kapwa, kundi ang Diyos na makapangaling sa nang. Malakas muli! Sa pagkakataong ito, tayong lahat na kanyang tinawag ay tulad ni Tomas, na may nagpapastol din sa ating pangyayari na pinagkuwalaan ng Diyos. Dahil si Kristo ang mabuting pastol. Di ba po? Na ang ating dead servant, ating punong lingkod, siya din ang nagpapastol sa atin. Na salamat sa Diyos dahil ipinadala siya sa atin. Salamat sa Diyos kahit huli man makuti na ang ating mga buhok, tinawag tayo. Sa maraming pamamaraan, di ba? Dahil maraming pamamaraan ng Diyos para tayo ay nalangin, tawagin, at piliin, mapapalag tayo. Isa yan sa pagpapalag namin sa ating mga buhay. Marakas muli lang na pagpapalag sa Diyos. Naniniwala ba kayo? Amen! Nananalig ba kayo? Amen! Na tulad ni Tomas, bagamat siya man apostol na, isa siya sa 12 apostol na pinili ng kapanahon ng Kristo. Ay talaga naman, itinalaga ng Diyos. Ay, alinyaman pa rin siya. Siyempre, tao pa rin siya. Di ba? Tulad natin. Minsan tayo, pag nananalangin, naroon pa rin yung bulong. Minsan, hindi natin napagnililangan, nabibigla tayo. O, di ba? Hindi naman natin sinasadya, nakakasarap pa tayo, nakakamali pa tayo. Sabi nga ng anak ko, Ma, ikaw, punta ng gawain. Bakit ganyan ka? In Jesus' name, hallelujah. Na silent deliverance, kasi hindi pa nila magunawaan, hindi pa nila maabot, di ba? Hindi pa naman natin sila kalero. Kaya minsan, gusto na natin patungan, minsan, tayo talaga ang pagpapakamayin. Amen ba? Amen. Dahil tayo na may pag-ibig, tayo na may alam, tayo na ang nakakaunawa, tayo na ang nakakapakilig palagi. Minsan naman, ako'y napupukso. O, di ba? Minsan talaga, narurot. Minsan nakasimangot si Sister Tess. Minsan nagliraglamo si Sister Tess. Ay, ang binig lang natin ang ating kasalanan para tayo makamaya. Malakas muli! Napakasarap makamaya. Naman sa kalooban ng Diyos. Pero, naroon yung pagpapala. Naroon yung katagumpayan. Na sabi nga sa ibang ninyo, di ba? Nung kapanahunan ni Jesus, nakatakwatak din sila. Naranasan din nila. Naranasan din ni Jesus bagamat anak na ng Diyos. Nagkatawang tao siya. Diba po? Na sinunod niya yung kalooban. Naranasan din nila na magkapahabahagi, magkahiwalay-walay, yung pagkatalo, yung kabiguan, yung hirap ng kalooban, yung sakit na nararamdaman natin sa ating puso. Dahil naroon yan ng Diyos, naninirahan na dyan, pero napaglalabanan natin ang ating hindi lamang sa pananalangin, kundi hinihingit natin na alisin yan, na hindi tayo matalo ng masamang kapangyarihan. Diba po? Ang manalo at ang manaig ay ang kapangyarihan ng Diyos. Malakas din. Napakabuti ng Diyos. Dahil ganun pa man, tayo man magpahanggang ngayon, kulang, nagkakamali sa
ating kapwa, sa ating mga kapatiran. Pero naroon na, na nakakapagpakumbaba tayo, nakakahingi tayo kaagad ng sorry, tulad ng lumang buhay natin. Dahil tayo ay mayroon ng bagong pagkatao, bagong buhay na nagmumula kay Kristo, ay kaya-kaya natin buhay. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? Kung sagana ng atin, naku, na tayo pagpatingan, ay paano? Bahala ko dyan. O di ba po? Wala tayong pakialam. Wala tayong malasakit. Kundi ang magpatuloy na magkasala. Pero sa ngayon, alam na natin ang mali at tama. Alam na natin ang masama at mabuti. Ipinaglalaban na natin ang mabuti. Di ba po? Amen ba? Na minsan, laro yan, yung tsunami sa ating mga buhay, paglilingkod. Kasama natin si Kristo. Pero pag hiningi natin yan, talaga naman, yung katugunan. Nasabi nga rin ang Yahweh sa mensahe. Sa ating mga napapakinggan ng mga aral niya, na ating mga natututunan, tawagin mo lang ang aking banal na pangalan sa bingit ng kapahamakan, sa kagipitan, sa oras ng kapahamakan. Oh, talaga naman, talagang answers prayer tayo. Diba? Kasi naroon na yung ating pananalig, gabuting man, namustas ang ating pananalig at pananampalataya. Tulad ng babaeng Kananea, na siya man ay binugo ng ilang taon. O diba, kung tayo'y nasa Diyos, kung wala siyang pananalig at pananampalataya, na siya ay gagaling. Gagaling ba siya? Diba? Ganun din tayo. Na, nung una, nakakatakot na ng brother ko ngayon. Kailangan ko yung tayo ng gawin natin yun. Akala ko, sasayon ko na yan. Hintak-hintak ko. O diba? Pero mahirap mang gawin pag hiningi natin sa Diyos sa tamang panahon, sa tamang oras at panahon, sa tamang pagkakataon, makakampan natin. Amen ba? Malakas muli. Kasi yun ang kapangyarihan ng Diyos. Kasama natin si Ama, ang Anak at ang Espiritu. Ano pa ba ang ikabahal? Kaya-kaya yan. Eh kung yung mga may mga karamdaman, hindi nga sila nawawala ng pag-asa. Diba? Dito lang tayo magkakaroon ng pag-asa sa ating pananalig at pananampalataya na sabi nga, hindi man natin nakikita ng harapan ng Diyos ng kanilang wagis, eh tayo naman ay naniniwala. Nararamdaman natin. Di ba po? Nakasama natin siya. Nag-uusap palagi sa atin sa pamamagitan ng ating kapwa. Sa pamamagitan ng ating pagsunod at pagtupad sa kanyang mga kaupisan. Sa pamamagitan ng ating mga tayo ba, mga banal na, hindi pa naman.
nagsusumikap pa lang, makalakad sa kapwira dahil papunta na yan doon sa kapaganapan. Sa kapaganapan. Di ba? Amen ba? Alakas ulit! Alakas sa ating Diyos ng Bahay. Na tayo pa ay minsan pag-aano na, bahala ka, makinaalay ko ngayon sa iyo. Ibinigay ko na sa iyo eh. Bakit ako mag-aalala? Ikaw naman ang Diyos na makapangyarihan sa iyo. Hindi naman gagawin ni Sister Training sa akin yun. Panatalakin, gagawin niya po para sa akin. May magagawa pa kapwa natin, kundi pananalangin. Diba po? Eh, ang Diyos lang. Mabubuhay niya mga patay. Eh, sakit lang yan. Karamdaman lang yan eh. Eh, katigasan lang ng ulo yan. Eh, pagbabago lang yan eh. O, diba? Ang aking mga mali sa buhay, ang aking kapwa, para ma-please natin ang Diyos. Diba? Kailangan ma-please natin si Lord. Kalugdang tayo yung ating mga ginagawa. Hindi yung ako. Dahil kailangan nakatuon tayo, nakasentro ang ating puso at isipan sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen ba? Malakas muli na kulakta sa ating buhay. Alinlangan. To see is to believe. E paano kung hindi naman nakita o nagpakita sa iyo ang Diyos? O hindi mo ba nararamdaman? Ha? Nakasama mo? Yung pagising pa lang natin sa umaga, kung wala yung himala ng Diyos, magigising pa kaya tayo? Yung bigasa natin, na wala kang laman. Yung bulsa natin, na walang laman. Eh, hindi ba yung pinagpapala? Di ba? Maraming kamay ang Diyos na ginagamit. Tayo man ay kababaki ng kanyang katawan. Si Kristo ang ulo. Tayo ang kanyang katawan. Na sabi nga, kung ano man ang sakit ng kalimpinan, ay sakit ang buong katawan. Na tayo ay pinagsusumikapan natin na matupad at masunod ng kalooban. Kasi nangako na tayo eh. Nagkipagkasundo tayo, nakakaya. Nangako, nagkakamali, nagkakasal sa ating kalooban, nakakaya. Pero dapat talaga hindi pa natuloy. Lord, ikaw lang ako. Kasi hindi ko kaya gawin bilang tayo. Wala akong kakayahan. Pero kapag kasama kita, higit ang iyong espiritu ay may magagawa sa akin tayo. Iaalay ko ang kalaban ko para sa iyo. Inaalay ko ang lahat ng ito, ang aming mga problema, tsunami, ang aming pagsubok. Pero sabi ko, Lord, praise the Lord, hindi na dinurugo ang aking mahal na manugang. O diba? Kasi naroon yung pananali ko. Eh bakit pa ako narito sa tawang ito? Narito? Bakit pa ako araw-araw nagpapagal? O, sabi ko, anak, para sa inyo yan. Hindi yan para sa akin. Para sa ating kapwa. Para sa lahat. Hindi ko iniisip kung aking sarili. Dahil nariyan ang aking mga kapatid. Nariyan si Kristo. Nariyan si Amangyate. Nariyan ang Banal na Espiritu. Nariyan si ang ating mahal na Inang Birheng Maria. Ano pa ba? Bakit ako mag-alala? Bahala ka, Lord, sa doktor na gagamitin mo. Bahala ka, Lord, sa mga tao na gagamitin mo. Marami ka lang magagawa. Ako, wala akong magagawa. Hindi ko man ma-please silang tayo. Ang importante, napipis mo. Amen! Kasi dadanasin natin talaga ito. Kung ano naranasan ng mga alagad ko yun, ito rin ang ating karanasan. Bilang ito, lahat dyan pagdadaanan natin. Sa ayaw natin sa gusto, talagang mararanasan natin. Pero naman, napakasama na mararanasan natin. Diba? Kasi noon, ilang taon ako, nabit-bit kong ba yun, hindi ko nararanasan. Di ba? Oo. Oh, yan ang himala ng Diyos. Yan ang pagpapala ng Diyos. Na patuloy kong ipinapatuto. Hindi ko ikinahihiya. Nagkandakuwa na ako, dami mong sakit. Ano kaya itsura ko? Haggard na haggard. Yung itsura ko, hindi mo maipintang dahil po ang nasa bibig ko, mukhang bibig ko, pero hindi ni Diyos ko yung pera. Yung pala, hindi yung katutubunan. Kapag wala ka ng pera, mainit ang ulo mo. O, di ba? Pati yung mga kasampahin mo, mapapagalitan mo. Di ba? Na ito yung gawa ng kasama sa Espiritu. Na ikaw pala, hindi ka pa nakakayari. Hindi ko pa nakakamtan yung bagong buhay ni Kristo. Kaya, wala. Zero palagi. O, di ba? Kahit pa paano siguro ngayon, yung aking sisiglan sa kalamitan, dahil sa aking pagtatanim, na tinuro ng Diyos, na rin niya ng ibigin, kailangan kaya po. Diba? Na mamunga tayo ng sagana.
Patuhin man tayo ng patuhin. Kusigin man tayo ng kusigin. Alimurahin man tayo ng tayo natatapo. May mga death threat man tayo dyan, anuman, para nasin natin. Still, nakatayo tayo. Nakasama natin ng Diyos. Diba? Nakalakas mo nito. Nararanasan natin ang mga gagabahoy, ikibahagi tayo sa pinagdaanan ng Lord. Salamat sa Diyos kahit tayo, mga payat ang pamumuhay natin, mga aba tayo sa paningin ng tao sa sanglibutan ito, ay mayaman naman tayo sa paningin ng Diyos. Diba? Masigit sa lahat yun. Malakas ulit! Napakabuti ng Diyos. Dahil binigyan tayo palagi. Ang bawat tao, binibigyan niya palagi. Ito na yung pagkakataon ko. Di ba? Kaya hindi ko pa ibigay ng ulo. Di ba? Hindi ko pa ibigay in the best. Wow. Wow, di ba? Parang nahawa po. Amen. Malakas na yun. Nag-aaral na po tayo kasi sabi ng Diyos sa mga mensahe. Hindi kailangan maging malaglang tayo. Makamta na natin ang karayan. Sabi ko, Lord, kung tiwit ko ito, ay kala ko kayo. Hindi ko kaya ito mag-isa. Kung aking sagana lang na kaya bilang tao. Maraming kagulungan kung titingnan ko sa aming tahanan. Pero iwaksin na ang lahat niya. Itapon sa impyerno at ang lahat ay ang magawa ko ng kapagalingan ng Diyos. Amen ba? Malakas ulit! Napakabuti ng Diyos. Sabi ko nga, paano mo kaya itong pagtatagumpay? Pero Lord, alam ko, matatapos na niya. Lilipas niya. At ang katagumpayan na nagmumula sa iyo ay makakantalin ang bawat isa sa atin na naglilipas sa iyo. Makakantalin ang aking pamilya. Nauunawaan din niya ito kung bakit ipinagpipilitan ko yung mabuti. Dahil ikabubuti din nila. Dahil balang araw, magpapamilya rin kayo. Ito lamang ang aking kayamanan, aking mga anak. Dahil sabi nga ng brother, kanang-kanang, sister, ano ang gusto mo? 80 pa sila makikinig ng mabuting balita. 89 years ka na. 80 years old ka na. Hindi naman siguro ba. Pero bahala ka. Dahil wala akong magagawa, pero ikaw ay magagawa sa akin. Amen ba? Malakas ulit. Hindi ko yung ibig ng Diyos mo. Kung ano ba ang mga kahiwatig na. Pero, basta alam ko na may Diyos. Pero ngayon, lubusan siya ng pakilala sa akin. Sa maraming pamamaraan, sa maraming pagpapala, sa maraming rasya, dahil siya lang ang aking sinasalihan. Wala naman akong makasunod. Kundi, yung mga kapatiran, ating Lord servant, puro tayo, dahil siya ang pinagawa. Siya ang aking tatay, siya ang aking nanay, bukod kay Ama Yahweh, bukod kay Kristo. Salamat sa Diyos, dahil patuloy na nagpapadala ng Diyos sa ating buhay, sa bawat isa sa atin, nang makakasama natin, makapapagligtas, at magtuturo ng mga bagay na nararanasan niya. Magbabahagi ng mga bagay na nararanasan niya rin, na tayo rin ay magbabahagi ng ating mga karanasan sa atin. Magpapalaganap ng kanyang salita na mayroon man dyan maraming mga pinahintulutan ng Diyos ng pagsubok sa ating buhay ang lahat ng yan ang ating mapagpapagod. Asahan natin na lahat positibo kasi kailangan may gawin tayo. Pag ang ating pananalig ay may mga negatibong pananaw sa ating paglilipod, sa ating pag-asa, talagang nakatitiyak tayo na may kabiliyan. Pero sa kabila ng lahat ng yan, hindi tayo mabibigyan. Ang katagumpayan ay makakapta natin. Amen ba? Nariyan ang inyong pangako, nakangako ng Diyos. Maraming pangako sa atin ng Diyos. Kailangan din tayo ay pangako. Kailangan ito, hindi natin at sundin. Pag sumakita natin, masunod natin ang kanyang kalawin. Na tayo, na pinag-aari atin ng Diyos ay talaga naman makita sa atin ang liwanag, makita sa atin na tayo nga ay mga